So what is up again mga katotoys? Welcome back to our YouTube channel. It's your boy pa rin, Tricor Toys. Dito na naman po ulit today para sa isa na namang unboxing video. Yan. Tama po, unboxing video po ang magaganap ngayon. So today, wala lang naman po. Ang i-unbox lang naman po natin ay yan. Tama po, best edition po yan. So, you know the drills mga katotoys. Intro muna tayo, no? Pasok! So yan, welcome back again sa inyo mga katotoys. And today, unbox lang po natin to, no? Yan, at i-review ko na lang din para sa inyo siyempre. Yan. So ito po ay Ichiban Kuji Master Lies Monkey D. Luffy Best Edition. Yan. Number 1. So mukhang may SB naman po ata siya kasi may tape pa, no? Pero mukhang nabuksan na yung first tape niya at saka tampered na lang po yung tape niya. So unboxing na po tayo mga katotoys, no? O, walang halong biro at walang halong daya po ang mangyayaring unboxing ngayon. Kaya normal na unboxing lang para sa ating lahat. Yeah. So let's go! Po yan sa box. Yan. Instruction lang po ata. Paano ilagay yung stand. Yan po. So, MIB na lang po talaga siya, no? Yan. Sealed pa po yan, mga katotoys. Yan. Hindi pa nabubuksan. Yan naman. Parang na-speechless ako eh. Nahihirapan ako mag-compose ng salita eh. Kasi alam nyo po, kung nasabi ko na ba kanina, sabihin ko na lang po ulit ngayon. Ang figure po na ito ay mahirap na pong hanapin ngayon sa market. Kung merong mang kung meron ka mang nakitang magbebenta ng figure na to, ay ubod ng taas yung presyo. Kaya naman po, kung ikaw ay kolektor na kagaya ko, mga muraytahin lang po yung afford, hindi mo po talaga kayang bilhin tong mga ganito. Yan. Kasi masakit po eh. Damage po talaga ang abuti ng bulsa mo. So, yung nakuha po natin ay Japan release po siya. Ngayon ang bangko. So yung nakuha po natin ay Japan release po siya, and masasabi ko po kasi sa market ini naka-label sa ano yun eh, depende pa rin sa mga seller eh. Kasi iba sa kanila pagka Japan release, syempre iba na din sa akin. Aminin ko medyo may impact din talaga pag sinabing Japan release. Pero para sa akin, hindi naman talaga ako yung tipong maarte na uy, gusto ko talaga yun kasi gusto ko yung Japan release lang. Eh, pareha lang naman po yun mga figure na yun. At isa lang po yung gumawa. Yan. Galing Toei pa din yan. So, isang disenyo lang. So, wala naman pinagkaiba. Bukod sa sticker at siguro sa boxes nila may yung pinagkaiba sa mga labels o ganyan-ganyan. So, sinwerte po tayo, no? Nakuha ko po ito, hindi po gaanong kamahalan. Mula sa aking kaibigan na si Boss Nela. At saka sa kanyang loving partner si Boss Dexter. Shoutout ulit sa inyo. So, may sister po sila na naghahunt sa Japan. No? Kung gusto nyong
gusto nyong magpahanap ng mga mumuretain din na comment down below po kayo at ituturo ko po sa inyo yung Facebook page nila. Kung hindi, hanapin nyo na lang po One Piece Nayla. Yan. Kasi yung figure na to eh, self-explaining siya sa ano niya, sa label niya. Yan. Para sa akin, nagagandahan talaga ako dito eh. Actually, nai-offer na siya sa akin dati. Mas mura pa. Ganun pa din si Boss Nayla pa din. Kaso hindi ko siya kinuha before kasi yun nga, bumubuo pa ako dati ng Grandista. Tsaka hinahinay lang ako sa pag-release ng budget eh. Kaya hindi ko siya napansin, na overlook ko po siya. At makalipas po yung mga 2 buwan. So yun po, no. So i-unbox mo muna natin to. Sabay kwentuhan na lang. So makalipas po ata yung 2 buwan, 2 months ba yun o 3 months, nag-hype po sila pareho ni yung Zoro nito. Kasi yung Zoro nito talagang sa muscle definition, sabihin mo talagang self-explaining din talaga yung ano eh, pagka-best edition nila. Kasi kung nanonood ka ng One Piece, ano, at yung hanap mo ay mga detalyadong koleksyon, talaga naman masasabi, oh grabe, oh mint pa, oh mint na mint, pamoy nga, oh mga katotoys. So sinwerte po ako dito, no, kay Boss Nayla, sa isang kaibigan ko po na seller po siya ng mga yan, One Piece figures. Lahat po ng item nila ay galing Japan. Yan. So yan, what is up again mga katotoys? Tignan nyo naman po. Review na lang din po natin. So kagaya ng dati, sinasabi ko po, ito yung base niya. So ako po yung klaseng collector na hindi ko po inaalis yung mga base sa kahit sa pagdi-display. Except na lang kung wala talagang base yung nakuha ko, no. So pag meron talagang base, hindi ko po talaga inaalis yung base. Kaya sama ko to sa review ngayon. So may A na nakasulat, ibig sabihin alpha. Yan, A. A din itong nakuha natin eh. A to si Luffy. Price A. Yan. So wala, no, parang nai-speechless ako sa ano eh, sa figure eh. Actually akala ko hindi ko na makukuha itong mga figure na to kasi tumaas nga yung presyo nila. Pinaplanuhan ko to kasi dati kunin, kaso nga bumubuo pa ako dati ng Grandista line. Yan. Medyo hype kasi yung Luffy. Tapos actually hindi ko rin nakuha sa high price yung Grandista Luffy ko dati. Standard price lang din kasi hindi naman po tayo mayaman na bumibili ng mga overpriced figures. So review natin to. Uy, parang may basa, diba? So ayan po, dito sa cup. Yan. Pati ano talaga nito eh, kamay, oh. Kita yung kamay. Kita mga kuko eh. Kahit sa kuko, pinanindigan talaga ng Master Lice eh. The best talaga eh. So yan po mga katotoys. Hindi ko lang alam, no, pero sa figure talaga niya parang tabingi yung pagka ano niya, parang tabingi yung pagka tayo niya, parang ganyan. So yan po, sa details naman tayo ng mukha. Yan po mga katotoys.
sinasabi ng iba na nawiwirduhan daw sila dito eh. Sa ngipin niya eh. Pero nakikita ko naman minsan na to sa animation eh. Yung ganitong klaseng smell ni Luffy. Yung parang dito lang yung may ipin. Kasi pag nabungi si Luffy, inom lang yan ng gatas, itubo agad yung ipin yan eh. So yan po. Uy, grabe yung ano niya oh. Malayong malayo yung grandista dito, mga katotoys. Definition ng scar niya oh. Whew. So sa next video po natin ay next video ko po ay yung Master Lies Best Edition Zoro. Next ko po siya dito. Ayan. So gaya po ng sinabi ko, pagka dumating po ito, ito lang po talaga yung inintay ko eh, para i-review ko yung dalawang figure. Kasi gusto ko, pag ni-review ko yung isa, sabay na din yung, sunod ko na din yung isa kasi pareha naman sila ng line eh. Yan. So yung sa damit naman po tayo mga katotoys, no? Masasabi ko, high quality talaga tong figure na to eh. Yan. Actually, hindi pa siya ganun kamahal dati. Hindi pa siya, mga December, hindi pa siya nag-hype yung price niya ng figure na to. Nila ni Zoro. Kasi yung Sanji, Law, at Ace na kasama nito, hindi nag-hype eh. Itong dalawa lang eh, alam ko eh. Yan. O yan po, muscle definition na parang may shading dito ng unti sa abs. Parang dark siya dito sa center. So tingnan mo naman dyan. Muscles. Parang nag-strong pulls. Parang nag-ganon lang yung ano niya dito na. Muscle sa neck. Yan po. So yan mga katotoys, ito po ay naaalog-alog, yan, dito din medyo unti. So dito na tayo sa baba. Wala eh, parang na-speechless ako mag-review dito eh. So yung pants nga po pala niya ay may parang dun sa Grandista Luffy first release. Yan, parang may paputi-puti po na shading. Maputi-puti yan dito. Shading po yan. Yan. Parang nalulubad-lubad yung ano niya, no? Pants niya. Dito. Yan. Shading po yan, no? Mint na mint yung ano eh. Luffy eh. Mura ko lang nakuha to eh. Kasi hindi masyadong ma... sa baba. Yan, may definition ulit dito. So si Luffy ay medyo defined yung mga muscles niya dito na mga visible lang, no, sa mata natin. So dito calf muscles niya eh, medyo may yan. Medyo may details. Tignan po natin yung Zoro next sa next video. Papakita ko sa inyo kung bakit talaga tinawag na best edition to. Diyan po yung sleepers niya. Ganun pa din. Medyo mas, ito, mas magandang details talaga eh. Kaysa sa iba eh. Ng mga Luffy ko. Dun sa Great Edition. Greatest ba yun? Greatest Edition. Yung pre-time skip. Yan. Mas maganda details nito eh. So, kunin ko din yun mamaya. Pakita ko din sa video, no? So ayan, compare natin sila. So ayun lang po dito. Hindi masyadong ano yung botones niya, hindi masyadong makintab na yellow, hindi masyadong gold. Parang darkened yellow yun. Yung ano niya, yung buttons. Ang ano no? Kung i-rate ko tong figure na to sa lahat ng mga nasa collection ko,
Ay, number one talaga to eh. Yeah. Ito yung number one. Number one ka, idol. Pero pinaka-paborito ko pa rin sa lahat yung ano eh. Ay hindi, may bago talaga paborito ito eh. So yun, officially na po sa rankings ng favorite item ko, favorite sa figure collection ko no. Ang ranking po ay nag-iba na. Number 2 na lang po yung Grandista Luffy smiling version, yan. Number 1 na to. Astig eh, tignan mo. Lalo pag nakatalikod pa oh. Yan po mga katotoys. So, imaginein mo, lagyan mo dyan ng parang, ano. Sige, imagine na lang tayo, no? Kasi hindi tayo magaling mag-edit eh. Yung, imaginein mo yung, i-photograph mo to o gumawa ka ng video effects na parang sky na sky view ng One Piece yan. Nakaganyan si Luffy o. O yun sa Shabudi. Yan. Ganon. Tindi. So official na po mga katotoys. Ito po yung bagong paborito kong Luffy. Yan. Number one. So, official na po yan. So, ayan po mga katotoys. Bigyan lang po natin ng chance yung Luffy. Kung may ano lang natin sila. No? So, wala eh. Actually, maganda talaga tignan yung Grandista Luffy. Pero sa details ng ano eh. Ng figure eh. Talong-talon niya si ano eh. Grandista Luffy. Yung panlaban lang ng Grandista Luffy ay ito lang po eh. Yan. Yung smile lang niya na ganyan eh. Samantalang ito, ano ito eh. From head to foot. Puro talaga yung detalyado eh. Puro yung details. Puro detalyado siya eh. So ayan. Pasok na po natin yung ibang Luffy figure natin oh. Para makita nyo na rin. Yeah. Yan po yung GLC Luffy na nireview ko nung mga nakaraan. Maganda po siya yung GLC, pares nyo sa mga Master Lace o Grandista. Yan po yung sinasabi ko. So, listen na natin to. Pasok natin si The Greatest Edition. Kasi yung Greatest Edition, tignan nyo po yung sa paa. Parang may cutic siya eh. Yan. Puti. Puting-puti. Pero hindi ko ano. Gusto, paborito ko rin ito eh. Nasa top, ano siya. Nasa ta... basta nasa top din siya. Sa top 10. Favorite figure ko. Yung The Greatest Edition ba yan? Great Edition. So, yan po. Tabi lang natin sila, no? So, yan po. Wala talaga. Talo silang lahat sa akin dito, eh. So, ito na po. Number one figure ko. Official na po. Yan. Talo sila sa ano, eh. Sa detalye, eh. Maganda talaga to eh. So, alisin na natin. And dyan na po magtatapos tong video na to mga katotoys. And that is all for this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe mga katotoys. At pakiring mo na rin yung bell para updated ka sa susunod na video natin, which is yung The Best Edition Roro no Wazoro naman po. Iyan. So, ganun pa din. Yung dulo ng video na to ay 360 pa rin ng figure. Keep safe everyone and peace!